Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagpasok ni Lucy sa bahay, napakaganda sa loob. Ang mga kisame ay mataas kaya mukhang maluwang ang sala. Bar counter lang ang naghihiwalay sa kusina sa sala. Napagtanto niyang nasa itaas ang mga silid. Hinila niya ang mga bagahe niya sa loob. Nakatalikod si Gael sa kanya. Dadalhin pa lang ni Attorney Laura ang mga papeles dito. She is in US right now, but she'll be back soon. Sabi naman ni Gael habang nagsasali ng alak sa baso. Okay. May naisip siyang plano ngunit hindi niya alam kung gaano katagal ang mayroon siya. Nasa taas ang kwarto mo, ang pangatlong pinto sa kaliwa mo. Ibupo ka pa lang niya ang bibig pero nagsalita na ito. Gusto kong gumawa ng house rules. Sumandal ito sa bar counter. Kahit gaano pa siya kalakas ay umiwas siya ng tingin sa pangangatawan nito. Malayo siya sa binata na kilala at naging crush niya noon. Do your thing and I'll do mine. Kung magluluto ka, hindi mo na ako kailangang isama pa. May banyo ka sa kwarto mo, kaya hindi mo na kailangang gamitin ang nasa labas. Manunood ka ng TV kung gusto mo. Huwag ka lang pumasok sa kwarto ko o buksan ang itim na pintuan na yon sa dulong bahagi ng hallway. Kailangan nito ang thumbprint ko para hindi ka makapasok. Kung may bibilhin ka sa labas, you use your own money. Naiintindihan mo ba? It's just like that. Umalis na ito. Napabuntong hininga naman si Lucy. Mas mahirap pa yata ito sa inaakala niya. Nang maiakyat niya ang mga bagahe sa itaas at salamat sa malamig niyang asawa, pumasok siya sa magiging kwarto niya. It had the same metallic black and marble and wood interiors. Malaki ang kama para sa isang tao. Ipinaalam niya sa kanyang ama na nakarating siya doon ng ligtas. Nang ayos na kaagad siya ng mga gamit niya. Walang aircon ang kwarto pero medyo malamig naman. Nang tumingin siya sa labas, medyo umaambo na iyon. Humiga siya sa kama at tumitig sa kisame. Nalulungkot siya. Walang nagbago. Parang mas galit pa talaga ito sa kanya. Gusto niyang kahit papaano ay mapigilan ito na papirmahin siya ng annulment papers. She want to give it a try. Baka naman may chance pa ang kasal nila, hindi ba? Napatigil siya sa pag-iisip nang tumunog ang tiyan niya. Gutom na siya. Pinakiramdaman niya ang labas ng pintuan bago siya lumabas. Hindi na niya nakita pa doon si Gael. Hindi ba ito magla-lunch man lang? Gusto sana niyang maging special ang unang kain niya dito. Dala ang cellphone at keycard ng villa ni Gael ay napagdesisyon na niyang lumabas. May ibinigay sa kanyang navigator device sa loob ng club. Kaya naman hindi dapat siya mawawala rito. Napagdesisyon na niya maglakad-lakad na lang kaysa sumakay ng sasakyan. She wanted to enjoy the place. Ang gaganda ng mga villa sa club. Every house has their own beauty. Puno rin ang mga daanan at may mga magagandang bulaklak. Gusto niya talaga ang ganoon dahil madalas silang napapaligiran ng kagubatan. But the difference is, nabibigyan ito sa kanya ng kapayapaan at kasiyahan at hindi nakaambang kalaban. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang napaka-preskong mukhang cafe. Nang tingnan niya ang kanyang navigator, nakita niyang nasa drunk and sober cafe siya. Medyo marami ang tao sa loob. This must be a good place to catch. Pagpasok niya ay tumingin siya ng menu. Binabasa niya pa lang ang mga iyon ay natatakam na siya. Nilapitan siya ng isa babae na kulot ang buhok at maaliwalas ang mukha nito. Her circle black rimmed glasses fit her face perfectly. Tulad niya ay napakaganda ng ngiti nito. May maitutulong ba ako sa'yo? First time ko kasi rito. I'm not sure kung ano ang kukunin ko. Well, marami namang choices dito. May light snack. Naman kami like sandwich and pasta. May entry din kami ng mga dessert and bestseller namin ay ang mga ito. Tinuro nito ang mga bestseller nito.
at kukuha na lang ako ng roast beef sandwich at turkey avocado club. Tapos isang box ng eclairs. Ano bang laging ino-order ni Gael dito? So Sir Gael po, ang lagi pong kinukuha ni Miss Elizabeth is French dip sandwich or aglio oglo. Elizabeth? Opo, iyong girlfriend po ni Sir Gael. Kaano-ano po ba niya kayo? Hindi po ba niya kayo kasamahan sa bahay? Napatulala naman siya rito. So they know Gael girlfriend. Parang may sumundot sa dibdib niya. She already know he had one. Pero hindi niya inaasahan na ganito ang mararamdaman niya. Ito na iyong katotohanan kaysa iyong nababasa niya lang sa mga article. Sa kabilang banda naman, oras na para stake ang kanyang claim, hindi ba? Ako ang asawa niya. Napanganga naman ang babae. Napangiti niyang inaabot ang card niya rito. Here you go. Sorry po ma'am ha. Sorry po talaga, hindi ko alam. She moved closer to her. Pero, asawa po ba niya talaga kayo? Mahabang kwento. Sabihin na nating nandito ako para bawiin ang akin. Oh, it looks. Ang exciting naman ito. Ako nga pala si Abby. Ako ang may-ari nitong cafe. Ano pong pangalan ninyo? Pwede mo akong tawaging Lucy. Ngumiti naman ito sa kanya. Hayaan niyo Miss Lucy. Tutulungan ko kayo kay Sir Gael. Mas isiship ko kayo kaysa kay Miss Elizabeth. Magaan ang loob niya sa babae. Marahil ay dahil sa magandang ngiti at aura nito. When she got her order, ay palabas na siya nang may mabunggo naman siya. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang lalaking nakangiti at ang kulay green aquamarine na mga mata nito. His features were Asian. Tapos mo na ba akong suriin? Nahihiyang ngumiti siya rito. Sorry, I'm rusty. Inilahad nito ang kamay. Tinanggap naman niya ito. I'm Lucy. Nice meeting you. I have to go. Kung hindi lang talaga siya naroon para kay Gael, ay baka naghanap na siya roon ng boyfriend material. Nang makarating sa bahay ni Gael ay naabutan niya ito sa kusina. Tila may kinukuha ito sa loob ng refrigerator nito. Nilingon naman siya nito nang marinig siya. Ngumiti siya at ipinakita dito ang binili niya. Bumili ako ng pagkain, baka gusto mo. Sabi ko, huwag mo akong pansinin. Malamig na wika nito. Bakit ba ang sungit mo? Para malinawan tayo, hindi kita pinatuloy dito para makipagkaibigan. Ginawa ko lang ito para sa pabor ng iyong ama. Nothing changed. I still don't want anything to do with you. Why does he have to hurt her all the time? Napabuga na lamang siya sa hangin. Inaalo ka lang naman ng pagkain. Paakyat na siya ng hagdan ng lingunin niya uli ito. Sure ka? Binili ko pa naman ang paborito mong sandwich. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi na niya ito pinatapos at tinakbo na ang kwarto niya. Buti na lang at may open balcony ito para hindi mangamoy ang pagkain sa loob ng kwarto niya. Umupo siya sa isa sa upuan doon. Mukhang mahihirapan siyang makuha ang loob ni Gael. Siya ay isang sundalo na sanay sa laban. Alam niya iyon. Pero sulit ba talaga ang laban na ito para sa kanya? Napabuntong hininga siya at tiningnan ang magandang tanawin sa harapan niya. The mountains were beautiful. Medyo nakiklear na ang fog kaya naman nakikita na rin niya ang mga puno. Napapikit siya na matikman ang sandwich na binili niya. It was so good. Buti ay bumili na rin siya ng gatas at hindi na niya kailangan bumaba at pakiharapan pa si Gael. She needed to charge para kayanin niyang ngitian pa rin ito. Oo nga at masayahin siya pero nakakapagod din naman masungitan. Hindi niya na malayang naubos na pala niya ang mga nabili niyang pagkain. Nakaramdam siya ng antok. Kinuha niya ang ukulele niya at bumalik sa balcony. Hindi naman siya marunong tumugtog noon. Natutulang siya sa mga kasamahan niya sa kampo. May nagsabi sa kanya na maganda ang boses niya. Kaya naman kumuha ang mama niya noon na magtuturo sa kanya. Dahil nga gusto nitong multi-talented siya para sa mga pageants na sasalihan niya noon. Tila walang patutunguhan ang mga hagod na ninanamnam niya habang nakatitig sa magandang tanawin sa kanyang harapan. Sa dami ng iniisip niya, gusto niyang i-enjoy ang lugar na nasa harapan. Pero mas iniisip niya kung paano nga ba niya maisasakatuparan ang mga plano niya.
Nang sumapit ang gabi niya, ay nahihirapan siyang makatulog. Iyon ang mga gabi kung saan dinadalaw siya ng mga masasamang bangungot. Maagang nagising si Lucy kinaumagahan dahil iyon naman ang kanyang nakasanayan. Agad siyang naghilamos at nagpalit ng damit. Gusto niya mag-jogging dahil isa iyon sa mga nakasanayan niya na gawin sa umaga. Paglabas niya ng kwarto ay mukhang tulog pa si Gael. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Medyo foggy pa dahil wala pang alas 6 ng umaga. She brought her navigator while she started to jog. Malapit na siya sa club proper nang makasabay niya ang isang babae. Pareho silang tumigil malapit sa water fountain. Gayun lang kita nakita rito. Napatingin naman siya sa babae. She looked friendly. Yeah, kararating ko lang kahapon. Ako nga pala si Lucy. Ako naman si Annika. I'm the club resident doctor. Matamis na ngiti ng wika ng babae sa kanya. Nice to meet you, sabi niya. She loved making friends. Best congeniality nga ata siya talaga. I can't know most people here, kaya naman alam ko ngayon lang kita nakita. Who are you staying if you don't mind me asking? Kay Gael. Napatango lang ito pero wala nang sinabi. Are you done jogging? I'm going to Drunk and Sober. Wanna join me for a breakfast? Sure. Mas gusto niya talagang may kasamang kumakain. Parang walang lasa ang pagkain kung malungkot ka na nga, mag-isa ka pa. So both of them jog to the same cafe she went to yesterday. Kakilala pala nito si Abby na siyang namamahala sa cafe. Dahil wala pang masyadong customers, sinamaan sila nito sa mesa. Oh, bakit mukhang bad trip ka na naman? Tanong ni Abby kay Annika habang umiinom ng kape. As si Mark kasi, nagpapaluto na naman ang breakfast. Sabi ko dumaan na lang dito, ang arte-arte. Nakangusong sabi nito. Binalingan naman siya ni Annika. I'm not sure if you've met Mark. Do you know him? Mark Esteves? Nalaki naman ang mga mata niya. Mark Esteves? Yung gwapong artista? Tumango naman si Annika habang umiiling naman. Artista lang yun, hindi gwapo yun. Wika naman ni Abby. Marami bang artista rito? Excited na tanong niya. Umander na naman ang pagka-fangirl niya. Not artista really, sabi naman ni Abby. Sa ngayon si Mark lang ang artista na official member dito. Yung iba, bisita lang. Pero kung mamimit mo yung ibang members, I could say na sikat sila sa kani-kanilang field. Tulad ni Dr. Vincent Castellano, hindi ba Annika? Napaikot naman ang mga mata ni Annika. Sino yun? Tanong naman niya ulit. Sikat siyang neurologist at ex nitong si Doc Annika. Binuntutan pa niyon iyon ng halakhak. Natawa naman siya. Hindi na itago sa mukha ni Annika ang inis sa lalaking sinasabi naman ni Abby. Iyong lalaki na nambit mo kahapon, si Sir Rusty yun. Alam mo bang isa siyang crown prince? Talaga? Tanong niya rito. Nahiya tuloy siya. Hindi mo lang siya nagbigay galang. Hindi pa siya nakakakilala ng royalty sa buong buhay niya. Yep, nakakahiya naman. Kung alam ko lang. Abby wiggled her finger in front of her to say no. He prefers it that way, sabi niya. Sabi niya sa lugar na ito, hindi siya prinsipe. Ayaw niya ba yun? Naromanticize na lang kasi ang royalties, but truthfully, they have more important role in their country. She nodded and sipped her almond milk. Tiningnan ni Annika ang orasan. I have to go, may duty pa ako. Nang makaalis ito ay binalingan naman siya ni Abby. Kumusta naman ang oplan balik alindog mo kay Sir Gael? Ha? Plano mo siyang makuha uli, hindi ba? He was never be mine, so it's more correct to say na makuha siya kaysa makuha ulit. Napahawak siya sa ulo niya. He's so grumpy all the time. Galit siya sa akin. Talaga? Hindi ko maisip na magiging ganun siya. I mean, masayahin siya usually. Well, not with me. You see, we were forced into marrying each other. Hindi nga lang kami nagsama kasi lumipad na siya sa Japan at naging sundalo naman ako. Napatakip naman ito ng bibig. You're a soldier? Tumango naman siya. Yeah, wow!
Napailing naman si Lucy. I always get that all the time. Ang ibig kong sabihin, hindi pa ako nakakakilala ng babaeng sundalo. Napasaba ka na ba sa gyera? Tumango naman si Lucy. Ang unang sabak niya sa battlefield ay iyon ang nagpagising sa kanya na isa siyang sundalo at hindi isang prinsesa. Hindi iyon ensayo. Maaaring mamatay ang kanyang mga kasamahan at maaari rin siyang mamatay. Ang totoo, got my first battle scars there. Bahagya niyang itinaas ang shirts niya para ipakita rito ang peklat niya sa tagiliran. Pwede mo naman ipailis yung scars mo, hindi ba? Sayang naman yung skin mo. It's my battle scar. It reminds me how I am still alive right now. Believe me, I was very critical with my skincare before. But when I became a soldier, nawala na lahat ng kaartihan ko sa katawan. Nakakabilib ka naman? Nginitian niya ito. Napalingon sila sa pinto nang may pumasok doon. It was a man and a woman. Pamilyar sa kanya ang lalaki. Gob? Gob Kylo? Napalingon naman sa kanya ang gobernador at ngumiti ng bahagya. Fancy meeting you here, First Lieutenant De Salva. Or should I say, Captain De Salva. Nahiyang ngumiti naman siya rito. Hindi pa po formally announced, Gob. The first time she met the politician, inaamin niyang nagka-crush siya rito. He was one of the youngest politician in the country. Dito ay narealize niyang may pag-asa pa ang politika sa bansa. Ang probinsyang pinaglilingkuran nito ay masasabi niyang may potensyal na umangat dahil sa pamamahala nito. Matagal din silang nanirahan sa probinsya nito noon, kaya napalapit na sila rito. Napatingin siya sa babaeng kasama nito na mukhang bored na rin. She was tall like her. Ito kaya ang girlfriend ni Gob? Pareho na rin yon. By the way, this is Patch, my girlfriend. Patch, this is First Lieutenant Lucy De Salva. Nagkamaya naman sila ng babae. I'll go and check the menu. Sabi naman ni Patch. What are you doing here? Tanong naman ni Kylo. Vacation. Oh, with Wom. Kay Gael ako nakatira. Bahagyang tumaas ang kilay nito pero hindi nagtanong pa. Okay, we'll see you around then. Nagpaalam na rin siya kay Abby at bumalik na sa bahay ni Gael. When she got there, mukhang tulog pa rin ito. Baka late ito natulog kaya ganoon. She took a shower at lumabas uli para tingnan ang buong kabahayan. The house looked bare but confined at the same time. The spaces of the house were well used. Bilip siya sa coordination ng mismong bahay at mga furniture na naroroon. She bet all materials used are expensive. Gustuhin man niyang maglinis ay hindi niya makita kung nasaan ang mga gamit. Ayaw naman niya magbukas ng mga pintuan para hanapin iyon. Dahil baka magalit si Gael at isipin pa nito na pakialamera siya. Napadako siya sa isang shelf na may mga litrato. There was Gael and family photo. The next one of the frame photo of the woman, she was a beautiful and had a sweet smile on her lips. They must be Elizabeth, Gael's girlfriend. Iniisip niya kung paano ito nagkagusto sa babae. Napakaganda nito siguro. Anong panama naman niya rito? Mas kinakabahan tuloy siyang mamit ito. Dahil pakiramdam niya ay mas nakakahigit ito sa kanya. That's Elizabeth. Hindi siya nagulat rito. Narinig niya ang mga hakbang nito. Girlfriend mo raw? Yeah. She'll drop by here next week. She wants to meet you. Tumikim siya at ibinalik ang frame sa lalagyan nito. Okay then. Then about Laura, we'll be here the week after that. Kukunin niya iyong annulment papers na ipinadala na lang niya. Siya yung abogado na mag-aasikaso ng annulment natin. She was recommended by a friend dahil mabilis daw siya magtrabaho. You can sign it now. Bakit ba ang pinakamahaba na conversation nila ay kapag tungkol lang sa girlfriend at paghihiwalay nila? Hinarap niya ito at hindi siya naging handa sa nakita niya. He always take her breath away. Simpleng pambahay lang naman ang suot nito pero napakagwapo nito sa paningin niya. Hindi na butas-butas ang suot nito ngayon. Ang buhok nito na medyo magulo na. Tila nakaahon lang sa kama. Iba nga ata ang tama niya rito. Naiinis siya sa sarili niya.
dahil hinahayaan niyang mabaliw siya rito. Can we at least work on having a better relationship, Gael? I mean, matatanda na tayo. You know, let's put everything behind us. Ayaw niya pang pirmahan ang mga annulment papers. Baka lang naman pwede pa nalang maayos, hindi ba? Maybe they could still fall in love. Para saan pa? Maghihiwalay na rin naman tayo. We don't have anything to do with each other anymore. Ngumiti siya at lumapit ng bahagya rito. Kahit friends lang? Sige na, kahit habang narito ako. How long will you stay here anyway? Nakasimangot na tanong nito. Bakit mo ba ako pinapaalis agad? Hindi naman kita pinipeste ah. Sumusunod naman ako sa mga rules mo, kahit ang rude mo. Napahawak ito sa sentido. You know what? Do whatever you like, okay? Just stay out of my way. Tumalikod na uli ito at naglakad paalis. Napabuntong hininga naman si Lucy. Wala na ata siyang pag-asa na mapaibig niya ang binata.